Kawai Channel. Last video ko po ay ibinahagi ko po sa inyo ang marriage license. And then, from that video, nagpromise ako na ipapaliwanag ko naman po ang marriage contract. Ito na po yung video natin ngayon about marriage contract. Kung kayo po ay ikakasal, dapat alam niyo po pareho ang marriage license at ang marriage contract. Gaya ng mga nagtatanong, ito po talaga ay magkaiba. In-explain ko din po yan doon sa last video ko ng marriage license. So, talagang magkaiba po itong dalawa. Ang marriage license po ay bago po kayo magpakasal, ito po yung dapat nyo i-apply. So, ito ay prerequisite. Before kayo ikasal, dapat meron po kayo nito. And then, ngayon naman po, ang i-discuss ko ay ang marriage contract. Ano po ito? Ito po ay ang dadalhin ng solemnizing officer o kung sino man yung magkakasal sa inyo na nandito po kayo pipirma during the wedding. Pero tandaan nyo po, may connection ang marriage license sa marriage contract dahil lahat ng ipinasa ninyo sa marriage license na information at ito naman po ipinasa sa local registry para sa registry number o rehistro nito, lahat ng info dito ay kukopyahin po sa marriage contract. Kaya nga ang sabi ko dun sa past video ko, galingan nyo po ang pag-fill up at your best sa marriage license kasi yun na po ang gagamitin sa marriage contract. Okay, ito po yung application for marriage license. Pinakita ko na po yan ng last time. Pero ngayon sa video na to, ito naman po yung i-discuss natin, which is the Certificate of Marriage. Ito po yung marriage contract. Okay. Siyempre po, dito po sa taas, may nakalagay po na province, municipality. So, halimbawa po, dito po kayo nagpakasal sa Quezon City, ito po ay sakop ng NCR. So, ang province po ay NCR, ang municipality po ay Quezon City. Kung mapapansin nyo po, pareho sa marriage license, hiwalay po ang information ni groom nasa kaliwa at ni bride nasa kanan. So, tandaan nyo po ah, lahat po ng info dito galing to sa marriage license. So, dapat na tama at wala kayong mali sa marriage license form. Katulad ng marriage license, ang marriage contract din po ay hinati sa dalawang column. Ito po yung information ng husband at information ng wife. So, nag-i-start po ito, kung mapapansin nyo kung ano yung nasa marriage license form, nandun din to sa marriage contract. So, nandyan pa rin yung first name, middle name, and last name. Kaya, sino po ang usual na nagtatype nito? Ito po yung solemnizing officer or secretary niya na nag-a-assist sa kanya para ma-type ang lahat na ito. Usually po typewritten ito. Hindi katulad sa marriage license, sinusulat kamay lang po natin. Pero ito po ay typewritten, ang marriage contract or certificate of marriage. Okay, gaya sa license, andito pa rin yung birthday, birthplace, yung sex, citizenship, yung address ng couple, religious sect, importante ito, and then civil status nila, name of father, ang mauuna po ay first, middle, and then last. Name of mother, first, middle, and last. Citizenship ng parents, kasama din po siya. And then, ganito po, halimbawa po kayo ay 24 below, ito po ay meron pong gaya ng i-discuss ko sa nakaraang video, dalawa po yan na advice and consent. Okay, sa advice po, ito po ay 22 to 24. Ang consent naman po ay 18 to 21. So kung kayo'y kabilang doon sa age na yon, kailangan nyo po rito ang name ng person o sino sa magulang nyo o guardian nyo na nagbigay sa inyo ng consent and advice. As anong relationship nyo sa kanya, father ba, mother ba, guardian? And then sa baba yung address noon. So, yan po yung content ng column 1 and 2. So, sa kaliwa, si husband, sa kanan, si wife. Okay. Sa number 15, makikita nyo po ang place of marriage. So, dyan po yung specific na place. So, ibig sabihin, may municipality yan, may province, kung saan kayo kinasal. Minsan nga sinasama pa yung pangalan ng building, sinasama pa yung pangalan ng church, kung saan po kayo kinasal. Okay, yung date of marriage po, yan po ay nakaspecify as day, kung anong araw o date, month, at saka po yung year. Yung time of marriage, yan po ay nakalagay kung anong oras kayo kinasal. Pero may naka-check dyan ko yung AM
or PM. And then, sa baba po niyan, may signature po ng husband. Nasa kanan naman po ay signature ng wife. So, makikita niyo po yan dito. Ia-attach po namin dito habang nag-explain kami. Okay. Sa baba po niyan, nandyan din po ang pangalan ng solemnizing officer at saka yung license number niya. And then, dito naman po sa baba ay ang signature niya. So, kasama po yung position niya at kasama rin po siyempre yung kanyang license number at saka yung affiliation niya sa religious sect or sa kanyang religion. And then, sa witnesses po, mapapansin niyo po, there are 12 lines. Mula po dito sa harap hanggang sa likod, meron pong 12 na lines para sa pagpili ninyo ng witnesses. Pero tandaan nyo po, ang batas po natin ay at least 2 para po maging valid. So, pwede po from 2 to 12, pwede po kayo mamili. Eh, gusto ko kasi at why ang witnesses ko ay medyo dagdagan, medyo damihan, kasi marami akong kakilala, kamag-anak, etc. Okay, they can use the second page. So, kukuha sila ng another page para doon po ilagay ang mga ninong sa ninang siyo at doon din papirmahin. Kasi ang kakasya lang po dito ay 12. So, halimbawa po, ang solemnizing officer, nakita niya na 20, halimbawa 20 witnesses kayo, siya na po ang gagawa ng second page para po doon sa mga witnesses. Okay, after po niyan, ay ipapareceive na po yan ang solemnizing officer sa mismong local registry kung, tandaan niyo po ito, kung saan po kayo kinasal. Kung QC po, syempre po sa local registry or civil registry ng QC. Depende po kung saan kayo kinasal. Okay, ngayon naman po, pagka bigay niyo sa local registry, tatatakan po yun ang number. And then yung number po na yun, may number na yun, yun na po yung registry. Na-receive po sa civil registry, yung isang kopya po yung mapupunta sa inyo. Ang isang kopya po ay sa magkakasal. Ang isang kopya po ay sa local registry. At ang isang kopya po ay sa Philippine Statistical Authority. So, yan po. Kaya nagiging apat na kopya yung pinipirmahan nyo. Kung napapansin nyo, medyo madami. So, yan po yung pinag-uukulan ng copy ng inyong Certificate of Marriage. So, ayan po. And then, after nito, mag-a-attach po ang mismong nagkasal ng kanyang license, certificate niya, na siya ay lisensyado o lisensyado ng gobyerno o ng religious sect or religion na kinabibilangan niya. So, mag-a-attach po nun, and then mag-a-attach din po kami ng mismong lisensya na ginamit po namin. Kasi ilalagay din po dito kasi yun sa Certificate of Marriage, yung number ng license ninyo. Kasi may validity po yun na tinatawag. So, which is 120 days. Okay? So, ia-attach po yun. Ia-attach po yung certificate ng lisensya ng magkakasal. Ia-attach din po ang venue certificate kung saan po kayo kinasal. Halimbawa po, hindi po siya sa simbahan. Ito po ay ginawa sa isang restaurant, isang garden venue. So, magbibigay po yun ng certificate na doon po ginawa ang kasal. Ia-attach din po yan. Okay, so aside from that, meron po tayong tinatawag na marriage celebration. Paano po yun na ang both parties o ang couple ay pumapayag na sa labas ng simbahan ang kanilang wedding? So, papipirmahan din po yun at the day of the wedding din po, papipirmahan mismo dun sa ikakasal na pumapayag silang sa labas ng simbahan. So, medyo madami po ang kailangan kapag nirehistory yan. Ulitin natin ha. Kailangan natin ang Certificate of Marriage. Yan na po yung mga pinirmahan nyo on the day ng wedding. Kailangan po yung marriage license attachment kasi po sa validity. Kailangan din po yung license ng mismo nagkasal. Kailangan po yung venue certificate at ang marriage celebration kung saan po ay pumayag kayo sa labas po ang kasal, hindi po sa loob ng simbahan. So, yan po. Medyo marami-rami po ang ipapasa. At tandaan nyo po, pag nakumpleto nyo po ito, kailangan po within 15 days magamit po siya or mairehistro. Dahil kung hindi po ito mairehistro, ito po ay magiging invalid. Tandaan nyo po, it's 15 days. So, ayan. I hope nakabawi na ako kasi promise ko ito noong last time. Binabalikan ko po yung mga past videos ko para kung may na-promise ako sa inyo, kailangan ko i-discuss ay gagawin ko. So, ito na yung isang promise ko sa inyo. Sana po naiintindihan nyo po na magkaiba talaga ang application for marriage license. Iba rin po ang certificate of marriage. Para alam nyo po, minsan narinig nyo po yung certificate of marriage, ang tawag nila ay marriage contract na. Okay. Certificate of marriage. Kaya medyo siguro hindi ko alam kung ba't narinito yung iba. Yung isa naman po kasi is application
for marriage license. So, alam niyo na po yung difference ng dalawa. Hindi po sila iisa. Magkaiba po ang kaukulan nila. At the same time, pareho po silang ginagamit sa wedding. Yun po yung pagkakapareho nila. After the marriage license, papasok po ang certificate of marriage. Ayan. So, that's it for today. Huwag niyo lang po kalimutan. I-share niyo po kami, like, at kung di pa po namin kayo subscriber, please subscribe. Pakakatulong din po yan sa amin. If you do have any comments, sa baba po, pakilagay po, may tanong po kayo na gusto niyo pong sagutin ko. Meron po ba kayong dadagdag sa sasabihin ko? Okay din po sa akin yon. And hit the bell button para po sa ating updated videos. Thank you!